5 minutes later. Yo, good day mga boss. Welcome back sa aking YouTube channel. Stotry TV nga pala ang inyong tagapaging god. So, for today's vlog mga boss, ituturo ko lang sa inyo yung isang basic step para mahawakan nyo agad yung hamster nyo kahit hindi na tame, no? Kahit hindi nyo pa napapaamo. Kung ikaw yung isa sa mga taong nanggigigil na o gustong-gusto mo nang hawakan yung hamster mo pero hindi mo magawa kasi nga nangangagat sila sa tuwing kinukuha nyo sila sa bin cage nila. So, eto na yung way para mahawakan mo sila. Guys, 99% effective po talaga, no? So, sa mga nagtataka dyan kasi ilang months na nilang tinitame yung hamster nila pero hindi pa rin sanay sa kanila, pinakagat pa rin sila, takot silang hawakan. So, ganito po yung ginagawa ko, guys, no? Bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, make sure na nakasubscribe ka na at click the tiny bell para palagi kang updated sa mga bago kong release na video. At sana makatulong tong video na to. So, let's begin. Bago ang lahat, pakilala ko muna sa inyo yung hamster natin ngayon isa. Dwarf hamster po yan. Ayan po, eto, meron pa dito. Lahat po ng mga hamster ko na yan, guys. Matagal na po sa akin yan, pero nagdadalawang isip pa kung hawakan sila, nag-aalangan. Kasi nga, yung parang nangangagat sila, no? So, ang ginagawa ko, first of all, kailangan nyo ng ganito. Parang bowl. Ganyan. So, bago nyo sila kukunin sa cage nila, guys, kailangan ganunin nyo muna. Yan. Ilagay nyo dyan, bago nyo ilagay sa kamay nyo. Pag nalagay nyo na sa kamay nyo, mahawakan nyo na sila ng maayos. Yan. Kahit hindi pa tame yung hamster nyo, guys, promise, effective po yan. Kahit kakabili nyo pa lang, yun. Kasi guys, pag kinuha nyo sila nang hindi kayo gumagamit ng ganito, may possibility talaga na kakagatin nila kayo kasi teritoryo nila yan. Yung mga hamster, guys, territorial yan. So kung kukunin mo sila ng rekta gamit yung kamay mo, iisipin nila na baka agawan mo sila ng territory or kukunin mo yung pagkain nila or sasaktan mo yung baby nila tulad neto. Yan, kakagatin ka talaga niya. Ayun, inahabol niya yung kamay ko. Inahabol niya. Pero pag gumamit tayo ng ganito, ng bowl, ayan. Ayan, gumamit tayo ng ganyan. Tapos, bago natin ilagay sa kamay natin, di na po tayo kakagatin nila. So yun na yun, based on my experience lang to, guys, no? Kasi nagtataka ako, lalong-lalo na to, tong hamster na to. Ayan, sobrang tagal na niyan sa akin, guys, pero hanggang ngayon, nagtataka ako, hindi ko pa sila nahawakan, hindi ko natitip. So nangigigil ako, guys, no? Gustong-gusto ko na silang paglaruan pero di ko magawa. Ngayon, nagagawa ko na dahil nga dun sa technique na yun, yung gagamitan mo ng bowl, yan. Kasi once na nalagay na natin sila dito, guys, kakalma na yan. Wala na sila sa teritoryo nila. So, di na sila magiging masungit. Disclaimer lang, guys. Di po ako expert, guys, no? Experience ko lang itong sinishare ko sa inyo. Sana nakatulong yung maikling video na to. Yan, guys. Nahawakan ko siya, guys. Yan. Tsaka, huwag kayong mag-alala. Kasi pag nagkagat kayo ng hamster, hindi naman po sila masyadong... kumbaga, hindi naman masyadong delikado. Kasi nakagat na ako ng hamster, guys. No? Hindi po sila... talagang nakakamatay. Pero yun nga, ina-advise ko pa rin, kung makagat kayo ng hamster, mas better na magpa-check up kayo. Pero sa akin, guys, experience ko, nakagat na nila ako ilang beses. Yan, hindi pa nagkaka, hindi ako, walang rabies, walang ano, kung ano-ano yan. Yun lang yun. Mas minahal ko pa nga sila yun, nung kinagat nila ako. So yun lang yun, gagamitan nyo na ganito. Tulad neto, ito, may anak to, masungit talaga to. So kailangan nyo ng bowl. Yan. Pag nalagay nyo na sila dyan, sensya na sa vlog, guys, ha? Hindi ko kasi mabibigyan ng maayos kaya. Kasi ako lang mag-isa. Wala si Rans dito. Kailangan talaga nasa bowl sila bago nyo sila hawakan. Ayan. Ayan. Ayoy. Kasi ayun lang yun, guys. Temporary lang muna yung lalagyan nila ngayon, guys. Kasi hindi pa dumadating yung bin cage na para sa kanila. So, dagdag tips, guys, no? Pag meron kayong hamster na nanganak, mas better kung pakainin nyo sila ng malunggay leaves para yung nagpapadede, mas madagdagan yung gatas nila. Ganun nga din sa rabbit, eh. So, yun lang muli. Stotry TV nga pala, ang inyong tagapaglingkod. Let's go!